Ayan guys, kung makikita mo. Hello guys, meron tayo ditong Dell na laptop. Ayan, i5 15.6 yung laki niya. Ang problema naman ito ngayon ay nag-auto shutdown siya. Ayan, naka-power on. Wait lang natin. Ayan, Dell. Ayan natin sa start Windows normally. Nag-auto shutdown siya guys kasi sobrang init niya na. Siguro madumi na tong loob nito or kulang na sa thermal paste. Siguro kulang na ito sa thermal paste. Kaya mabilis na siya mag-init. So ito yung pinaka ano niya, Windows 7 pa. Ayan yung operating system niya, Windows 7. Ayan, pag meron tayong gagawin dito, meron tayong gagalawin. Ayan. So, ayun, namatay na siya. Namamatay siya, guys. Ayun siya, shutdown ko sa power on uli. So pag ganitong problema, una-una nating maiisip na problema nito ay overheat. Kaya sa ayan, namatay uli. So okay. Unang-una nating iisipin o overheat. Dahil ramdam mo rin naman talaga na sobrang init ito. Ayan, sobrang init niya guys. Dell. So gagawin natin dito, bubuksan natin. Bubuksan natin to. At lilinisin natin yung fan. Lilinisin natin yung loob. Tapos susubukan nating lagyan ng thermal paste yung microprocessor nito at saka yung graphics chips kung meron man. Susubukan nating lagyan. So ayan guys, buksan na natin.
Ito yung loob. So nasa ilalim dito yung ano, microprocessor. Kabaliktarin natin to, tatanggalin natin to. So ito yung fan, tingin ko madumi na siguro yan dito. Ayan, mainit pa siya. Tanggalan natin yung screen. So ayun guys, napakadumi niya. Sobrang dumi, lilinisin na rin natin to para matanggal na yung mga dumi niya. Sobrang dumi guys. So ayan, napakadumi dito. Linisin natin itong mabuti bago natin ibalik. Ito yung microprocessor nya, ito yung heatsink. Tatanggalin natin to para malagyan natin to ng thermal paste dito at saka dito. Ito yung ito yata yung ano, video card nya, VGA chips. Ito yata to. Ito ya, ito siguro yung VGA chips. So yan, tapos yung fan, tatanggalin din natin yan, lilinisin natin. Ayan guys, natanggal natin yung heatsink. So, unahin muna natin tong fan nya. So ayan, dilinisin natin yung heatsink. Tanggalin natin yung thermal paste para palitan natin ng bago. Linisin natin dito. Okay, pa yan, pwede pa yan natin ibalik. Yung loob nito bubuksan natin kasi punong-puno na yan ng alikabok.
So yan guys, kung makikita mo. Ganyan karami guys ang alikabok ng exhaust fan. Ito guys, sobrang daming dumi. Ayan. Kaya pag umikot tong fan, hindi na makakalabas dito yung hangin. Pag hindi na nakakalabas yung hangin dito, iinit na to ng iinit, kaya mag-overheat yung microprocessor at saka yung VGA chips. Yun ang nagko-cause ng pagsa-shutdown niya. Ayan guys, ito. So lilinisin natin yan. Linisin natin to dito para lumabas yung hangin. Gabras lang natin to. Tapos hipan para matanggal yung mga dumi sa ilalim. Ilinisin din natin tong fan niya. Ingatan niyo lang guys, baka mabali. Ayan, so tingin ko okay na to, pwede na to. Ayan, malinis na siya. So yan guys, ito yung dumi na nakabara dito sa exhaust nya. Ayan, babalik na natin to. So yan guys, yung mga laptop natin sa katagalan na hindi na lilinis, talagang magkakaroon ng barayan dyan sa ilalim. Kasi nahihigop nyo dito yung mga alikabok eh. So habang inihigop nyo, nasasala naman doon, hindi lumalabas dito yung mga alikabok, kaya napupuno siya dito. Katagalan napupuno yung lagusan ng hangin dyan, nagbabara, yan ang nagkukos ng overheat. So, pag uminit na to, nakakonekto sa microprocessor at saka sa VGA chips. Pag nag-uminit yung dalawa, yung thermal sensor ang magka-cut off ng power, kaya siya nagsa-shutdown. Kaya automatic na nagsa-shutdown siya kasi nadidetect niya na overheat na yung microprocessor at saka yung VGA chips. So lilinisin din natin to. Ingat lang guys pag linis dito, dahil baka may matanggal kayong pyesa dyan. Ingat lang sa pagbrush, huwag pwersahin, dahan-dahan lang. So ito yung wifi card niya, nandito banda.
hindi siya accessible yung wifi card niya. So kung masisira ito, kailangan tanggalin talaga yung buong takip. Kailangan mo talagang tanggalin yung buong cover ng laptop para ma-access mo yung wifi card. Tatanggalin natin yung thermal paste dito at saka dito. Palitan natin ng bago. Ayan guys, meron na tayo na ilagay. Ayan. Dito sa kabila, meron na rin. Babalik na natin to. Ayan guys, nalinis na natin. Balik na natin to. Ito guys, nasubukan na natin. Ayan, nagpa-power na siya.
nasa tamang display resolution na siya kasi naka-update na yung driver ng graphics. Kanina masyadong malaki, masyadong naka zoom yung graphics niya, malaki siya. So ayan, nakagalaw na tayo, hindi na siya nag-shutdown. Kanina guys, umpisa pa lang, saglit mo lang mag-boot siya ng Windows, namamatay na rin siya agad. Hindi ka masyadong, hindi ka nakakapasok dito sa pinaka-desktop niya kasi naman nagsa-shutdown na siya. Ay, hindi na siya nagsa-shutdown guys. Ay, nakapag-play na tayo ng movies. So, ayan. Ayan guys. Ayan guys, ang so ayan guys, ang model ng laptop na to pala ay Dell Inspiron N5010. Ayan ang model niya, Dell Inspiron N5010 Intel Core i5 CPU M 450 series. So ito siya. i5 siya. Ayan guys, hindi na siya hindi na namamatay. Okay na tayo dito. Ganun lang guys, sa lagyan niyo lang ng bagong thermal paste yung microprocessor at saka yung video chips niya. Kung meron mang VGA chips, pwede niyo lagyan ng thermal paste. At saka linisin niyo rin yung exhaust fan niya, yung pinaka fan niya sa loob. Kasi pag napuno na ng alikabok yun, magbabara na yung exhaust niya, hindi na makakalabas yung init. Kaya mag-overheat na yung CPU niya. Microprocessor. Yun na magkukus ng shutdown. So ayan guys, ganun lang guys. Thumbs up.